God bless, good morning, guys. Hi, say hi. Hi, guys. Ayan, hello, guys. Ayan, guys, nandito na ulit sila, RK. Ano nga tawag doon? I'm back, sabihin mo. I'm back. Oh, I'm back. Sorry po lang. Ayan. Ayan, guys, ayun. Di na rito tayo ulit sa harapan ng paraan sa araw na ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan, nandito na ulit si Keisha at si RK. Nakabalik na sila ulit galing sa bundukan. Malayo din kasi sa kanila, guys. Ayan. Ayan. Ayun, awit muna, dali. Awit. Ano nga yung awit natin? Ano kakantay mo, Keisha? Ano, kahit buti buti. Ayan, go. Kahit buti ulit, okay lang yun. So, go. Go. Buti buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Amen. Ayun, kaya buti ng Diyos na sa atin nagmamahal. Tunay naman. O yan. Baba mo na, Pi. Tapos kalungin mo tayo ipasampam ng ito yung paa. Hindi, kasi ang gulo niya, oh. Piling yata na siya artista. O yan. Yan, pahawak dito yung kamay. Ayan, Gope. Magbasa ka na. Okay, sabi po sa John 15 verse 1 to 5. Yes. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinisan ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ah. Panginoon, salamat po sa araw na ito at nakapagpunto ulit yes, kami. Lord. Panginoon, Amen. Gabayan niyo po, Lord, kami sa aming pagpipil. Amen. Lord, salamat po, Lord, sa pagbubunga niyo po, Lord, sa amin. Salamat yes, po, Lord, sa mga blessing na tatanggap yes. po namin. Lord, kayo po, Lord, ang magpaunawa sa amin sa Amen. Mensahe niyo po na aming maihahayag. Yes, Lord, i-bless niyo po, Lord, yung mga viewers. Kayo Amen. Po, Lord, ang bahala sa kanilang mga buhay. Salamat yes, po, Panginoon. Noon, gabayan niyo po, Lord, kami. Ipababa niyo po, Lord, ang inyong banal na espiritu sa pagitan po namin para Amen. Po kayo po, Lord, ang manguna. Salamat Amen. Po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Amen. Glory to God. Ayun nga, guys. Ayun doon sa ating binasa, John verse 1 hanggang 2, na sabi nga ni Jesus doon, ay ang tunay, siya daw yung tunay na puno ng ubas, tapos ang Father God in Heaven ang nangangalaga. Amen. Tapos, ano ngayon, be? Verse 2? Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nilinisan ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Yes. Amen. Ayun, itong pagbabasa natin ng salita ng Lord, patuloy na nililinis tayo, nililinis yung ating mga puso, yung ating mga pamumuhay para patuloy tayo daw magbunga ng sagana. Ibig sabihin masaganang gawa, yung mga itong ginagawa natin ng pakikinig at pagsisir ng Word of God ay ito yung mabuting gawain na binigay sa atin ng Lord. Ano, Keisha, no? Thank you, Lord. Andito na ulit sila, Keisha. Oh, ayan, oh. Salamat sa Panginoon. Isang buwan sila doon sa kanila. Siguro isang buwan ulit dito. Tapos, pabalik-balik lang sila, guys. Ayun, salamat sa Panginoon sa araw na ito. Ayan nga, yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos, hindi nawawala ng bunga kasi nalilinis yung ating mga pag-iisip, yung ating mga mabubuting mga samang gawa ay napapalitan na ng mabubuti dahil sa kababasa natin ng kanyang salita. Ano, Ate Ike? Kailangan natin na huwag tayo mapahiwalay sa puno. Si Jesus yung puno ng ubas. Amen. Yung pagbabasa natin, mayroon tayo nakukuhang bunga. Ogo? Sa verse 3 po? Mm-mm. Sabi, nilinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Yes. Amen. Ayun. Verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Sa akin, verse 4 yun? Apo. Ayun, ibig sabihin, yung pagbabasa natin lagi ng salita niya. Patuloy natin kinikilala yung puno, si Jesus. Tapos, napararangalan din natin yung
Amang nasa langit na siyang nangangalaga doon sa puno na siya rin nangangalaga sa atin. Yun, spiritual na bunga, spiritual na puno. Ano? Amen po ba? O ikaw naman, be. Go. Okay, dito po kasi masasabi kung paano ka daw po mag-grow kasama ang Panginoon. Yes. Sabi nga dito, hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Mm-hmm. So, kung gusto mo mamunga sa pananampalataya, dapat daw tayong manatili sa Panginoon. Kasi siya nga daw yung nag-aalaga at nagpapabunga. Amen. Kaya kung gusto daw nating lumago sa pananampalataya, huwag tayong lalayo sa Panginoon, bagkus mas lumapit pa tayo sa Kanya. At huwag tayong mas lumapit sa tao kasi minsan hindi sila yung hindi kanila mapapabunga, kumbaga minsan napapahamak ka pa. Yes. Kaya sa Lord ka dapat talaga una sa Panginoon. Una sa Panginoon talaga sasama. Yes. Ayun. Amen. Ayun, kaya manantili daw tayo doon sa puno kasi kung wala daw, yung walay daw tayo sa Kanya. Wala tayong magawa, tunay naman 'yun. Itong ginagawa natin. Kahit papaano, huwag mabunga kasi nga ang Lord ang nagpapalago at nagpapatubo ng mga puno, yung mga binhi, yung salita ng Lord na hinahayag natin. Amen? Tingnan mo, ano yung verse 5 ba yun, be? Opo, sa verse 5, sabi, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Yes. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yes, oo. Pag hiwalay tayo sa Panginoon, sa puno, wala tayong magagawa. Tunay naman. Kung wala ang Lord, kahit sa blessing, maliban daw ipagaloob ng Lord, wala daw tayong tatanggapin. O diba nga, yung sabi doon sa John 3:27, maliban daw ipagaloob ng Lord, wala daw tayong tatanggapin. Yung matanggumpay natin, galing din sa Kanya. Praise God. At itong pagbabasa at pakikinig natin ng salita ng Lord, ito ay lumalapit tayo sa puno. Praise the Lord. Ayun. At patuloy tayong napangangalagaan ng Father God in Heaven sa pagitan sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Oh. Ang mga gawa din naman natin dapat ay tugma din naman doon sa gawain na mabuti daw. Praise God. Oh. Bagamat walang mabuti, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon tayo, yan, magkakaroon na tayo ng mabubuting gawa. Praise God. Thank you, Lord. At siyempre, ang lahat ng papuri ay sa Panginoon. Ano, Tisa? Ayan. Thank you, Lord. Sunod na verse natin, be. Ano to? Lucas 4 verse 40. Go. Ayan, yung ating pagbabasa ng salita ng Lord, nagsisharing tayo, nagba-Bible study, ayan. Ayan yung mga nakuha nating verse, praise God, kaya yung babasahin natin uli. Yes. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng mga kasamahan nilang may sakit. Mm-hmm. Ano man ang karamdaman ng mga ito, ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Yes, amen. Ayun, di ba ang Panginoon? Yang nung bumaba sa dito sa daigdig na ito, naglalakbay sa tapos yung mga may sakit na nadalasan niya, pinapagaling niya. Dahil doon sa siya nga ay hindi na mapihawalay sa Father God in Heaven, kaya nakakapagpagaling siya. Amen. At saka tayo din naman, habang binabasa natin yung mga pangako ng Lord tulad niyan, o tayo ay gumagaling at yung ating mga kahinaan sa pananampalataya ay lumalakas. O diba? Ayun, yung pagbabasa natin at pakikinig ng salita ng Lord, ay tayo may makukuhang aral at may pamuhay din naman natin at tayo kung nangihina yung pananampalataya natin. Diba, Tisa? Tingnan mo, nanampalataya kung makakauwi kayo uli. O yan, nandito na kayo uli. Kailangan ng mag-pray lagi at saka alam mo na ang buhay ay talagang hindi ganun kadali, di ba? Malaga buhay pa din si Jesus nga, di ba? Hindi naman ganun kadali yung ginawa niya. Tapos mag-asa tayo na madali lang yung ating buhay. Siyempre, dapat tayo ay marunong din magtiis at alam naman natin ang Lord magbigay sa atin ng tagumpay. Ano? Itong pag-aaral natin dito, may nakukuha tayo. Tapos maging matatag din kayo. Tulad nyo yung pag-aaral, hindi ganun kadali. Tapos ikaw, huwag kang tatakot to sa math. 1+1=11 lang yun. Para, ano, kailangan mo lang harapin. Okay lang mo, di ba? Natapos din naman kayo, ano? Ano, kailangan harapin mo lang, huwag mong, ano be? Ezekiel 47 verse 12. Ayun doon sa Lucas 4 verse 40. Lahat ng dinala sa kanya, gumagaling sa anumang sakit ng ramdaman. Tayo din naman, di ba? Yung pagbabasa natin itong salita ng Diyos. So, may nakukuha tayong aral at naging matatag tayo, di ba? Apo. Tulad kayo, hindi lang ganun, alam nyo na ngayon na hindi ganun kadali ang buhay. Ezekiel yan? Apo. 47 verse
12. Tungkol sa puno kasi ito. Diba si Jesus ang tunay daw na puno. That's God. Thank you Lord sa mga salitang ito na ayan, patuloy na naging matatag tayo. Hindi naman ganun kadali yung pinagdadaanan natin. Ang mga bata pa nga lang, may mga pinagdadaanan na, di ba? Ayan. Sabi, basahin ko na po. Yes. Sabi, sa magkabilang pangpang ng ilog, ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalhan ng bunga. Sapagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Amen. Ito ay patuloy na namamumunga sa buong taon. Yes. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Yes, o diba? Kahit sa Biblia nakalagay yung mga may puno na yung gamot yung dahon at pagkain yung bunga. O diba? Tulad ng guyabano. O diba? Biblical pala yun. Nakakain yung bunga tapos nilalaga yung dahon. Nagiging gamot. Ang daming sakit karamdaman na papagaling. Maraming puno na ganun. Na tunay pala. Biblical pala yun. Diba yung mga matanda sa una? Ayun, hindi naman walaan mo kasi doon doktor-doktor ng hospital. Pero hindi naman natin kinukontra yung mga doktor. Ibig sabihin, yung kagalingan ay manggagaling sa Panginoon. At saka yung puno, may mga puno gamot yung dahon. Pati nga yung balat, ano nga yung nilalaga tapos iniinom? Yung malunggay o napaka ano na gamot niyan sa suga tapos iniinom daw para yung antibiotic sa katawan. Ayan, parang ang galing pala ng Lord. Yung mga puno, mga gamot pala. Hindi mo kinakain yung bunga. O diba? Tulad yung guyabano. Basta yung may mga tanim na ganun na ang puno si Jesus. At spiritual naman natin na pagkain ang puno ng ubas si Jesus na gumagaling tayo. Diba? Nakakatuwa ang Lord. Ano yung sisi niya? Dito na kayo, hindi na aso yung kausap ka bang nagpipilm kayo na ano? Iyak na naman ako. Hindi sa aso sa ako kanina. Ayun guys, thank you Lord. Ayun dun sa tungkol kasi sa may puno itong ating ano, kaya binaybay natin yung puno. Habang hinahanap ko to, na ano naman ako, nakita ko naman yung mga verse. Ayan. Ayun. May puno na ganun at ang tunay na puno ng ubas nga ay si Jesus nga nagpapagaling. Ayun doon sa Lucas 4 verse 40. Lahat doon sakit at karamdaman ay pinapagaling niya. Amen. Kaya itong ginagawa natin guys. Hello guys! God bless. Good morning. Yung ating pakikinig at pagsishare ng... ay guys, sabi mo ba? Hinahanap kanila ni Sister Lita Santos. Saka sino nga ba yun? Hinahanap kayo ni PR. Di ba yung nakalagay doon? Hindi ko alam babae, lalaki. Saka si Spike. Spike yung pangalan doon sa YouTube. Ayun be, Revelation 22 verse 2, praise God. Revelation. Pahayag yun pahayag. Be, sa dulo. Pinakadulo yan, mahal. Ayun, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. O, sige, sige ka naman. Share kayo. Hanggang sa 2. 2 lang yun, sige ko. Okay, yung dalawa, alalayin mo sige isa at pareho kami hindi mo magbasa. At umaago sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito'y namumunga ng 12 uri ng bunga. Isang uri sa bawat buwan. Yes. Nakapag papagaling sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Yes, o diba? Sa spiritual naman, diba, 12 yung ano niya, 12 yung disciple niya. Okay. Nung nandito si Jesus, o may kanya-kanyang ano ito, yung magpapagaling, mayroon mga nagsisirin, may na, alam mo yun, yung 12 na disciple niya, na apostol pala. Sa spiritual, si Jesus yung puno, ay yung mga disciple niya, yung parang naging, may kanya-kanyang silang ano ito, yung nakakapagpagaling, tapos nakakapagsir. Diba nakakatulong sa mga nahahapis? Alam mo yun. Ayun, ganun din. Sa spiritual, ayun din yun. Nakakatuwa ang Lord. Ano? Ayan, siya yung tunay na puno ang ubas. Tapos yung may puno na, at hanggang sa panahong ito, diba yung mga puno na, sa dati naman kasi yung mga tao, yung mga nunuan natin, ano lang din, yung mga puno lang. Kung yan, naglalaga sa tulad ng bayabas o lalaga na inumin, ganyan. Napakaraping puno na napaknabangan yung bunga tapos gamot yung dahon. Pati nga ugat o pati dahon ganyan, o diba? Biblical pala lahat yun. At saka ang kagalingan, ito ka magagaling sa Panginoon, kahit maglumaklak ka ng isang drum na gamot. Kung hindi ka naman nananampalataya na gagaling ka, at siyempre pagpipray mo din, at susunod ka rin kung
dapat kung ano lang yung kakainin. Hindi naman pala lahat ng pagkain nakakabuti sa katawan. Halimbawa, pag isang buong litson ang kaya mong lamunin, dapat daw kalati lang. Kalati lang. Ayun. Ayun daw yun para maging malusog na ang katawan at saka kailangan daw mag-exercise. Mag-exercise lang yung mukha natin kangangasab. Ano? Ayun. Ayun, nakakatuwa ang pakalala. Ay, ikaw naman. Dito kasi po, nakikita na kapag ka daw, di ba po, nung una yung bunga daw, makakamit tayo ng bunga. Yes. Dun sa, mula sa puno. Mm-hmm. Yung puno daw, yung bunga daw po ng puno na yon is magbibigay sa atin ng kagalingan. Yes, oo. Doon, makikita natin na kapag ka sumunod tayo sa puno, tama, di ba sabi pagka daw, sumunod tayo sa pungot, puno tayo ay mamumunga. Tapos yung puno na yon magsisilbi pa sa atin yun ng kagalingan. Yes. So, para siyang 2-in-1. Yes. Hindi lang 2-in-1. 12 pa nga eh. 12 itong sa huli natin binasa. 12 na disciple na may kanya-kanyang ano yung, di ba? Bawat buwan daw iba yung bunga. Opo. Ayan nga, basa mo. Sa spiritual din na ibig sabihin. O, di ba? Nakakatuwa. Ay, nag-uusap lang tayo. Ano? Hi, guys! Nandyan pala kayo. Ayun. Ayun. Sige, go. Na-distract kita. So, ayun, yung edi 12 yun na bunga, hindi ang dami nun. Yeah. So, ganun magmahal ang Panginoon sa atin. Lahat ng kailangan natin, yes, binibigay niya sa pamamagitan ng bunga na pinagkaloob niya sa atin. Yes, oo. Yung pananampalataya natin, may bunga pa din. Kasi nanampalataya kang gagaling ka, nanampalataya ka na pagtagumpayan mo o nag-aaral, di ba? Pinapanalangin pa rin natin sa Panginoon na bigyan ka ng wisdom at karunungan, o bunga pa din yun dahil sa kapananalangin natin at saka pinagkaloob naman ng Lord, o di ba? Kailangan huwag tayong pahiwalay sa puno kasi pagka napahiwalay ka daw, wala ka daw magagawa, o di ba? Tunay naman, kaya ayun, lahat ng ating ginagawa ay nasa kapangyarihan, di ano tayo, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Panginoon na siyang tunay na puno. Tapos siyang tagapag-alaga naman nung ang kanyang ama daw. Father God in heaven na siya din naman ama nating lahat. Diba? Ayun yun. Praise the Lord. Ayun guys, tapos na pala tayo. Nakatuwa ang Panginoon. Ayun, nakabasa din naman si Keisha. Oh, galing basa ni Keisha. Ay, pareho kami nito si Keisha. Alam nyo na po kung saan ako nagmana, guys. Nagmana ako kay Keisha. Hindi mo rin magbasa pag minsan. Ay, madalas pala. Ayun, thank you Lord. Ayun, balikan na doon ba sa ating pinagsimulan. Diyan, 1 in 5. Okay. Okay, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Yes. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Yes. Ang amen. Mananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Amen. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. O, di ba? Tunay naman. Praise God. Thank you, Lord. Ayun, guys. Dapat lagi tayong manatili daw sa puno kay Jesus. Kasi kung mahiwalay man tayo sa kanya, wala naman talaga tayong magawa. Tunay naman yun. Kaya nga tayo lagi. Ultimo yung pagpipiyam natin na ito. Wala tayong magawa dito kung hindi tayo ay guide ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. At saka ang kasama nga ito, yung Biblia, parang masasabi mo rin puno kasi dyan tayo pitas ng mga isisir natin. Mm-hmm. Diba? Tapos pinagpala din naman ng Lord. Kaya nagbunga din naman. May nakinig, may nanoon. At saka ang Panginoon nga, 2 in 3 daw, sapat na sa kanya. Pagpalain niya ang buong daigdig dahil doon sa panalangin ni Moses. Salamat sa Panginoon na dumami tayo ng dumami. O, diba? Yung mahigit 100, na magmilyon-milyon, maglibo-libo. Ayawang po. Ayun, salamat sa Panginoon sa araw na ito. Ayun, closing prayer. Ikaw naman ba yung mag-closing prayer? Gusto mo? O, sige, sabay na lang kayo. Okay. Sige, ikaw naman. Go. Ang Panginoon, salamat po sa araw na ito. Amen. Natutunan po yes kami. Amen. Salamat po at at naka-uwi po kami dito. Amen. At salamat po Lord sa araw na to. Amen. In Jesus name. Amen. Amen. Thank you Jesus. Ayan, salamat sa araw na ito at sa mga araw na darating pa. Thank you Lord. Hello guys, God bless, good morning. Sana yung aking sinulat na ating hala, ayun. Ay, God bless, good morning. Ayan, Sister Lita Santos. God bless, good morning. Ayan, nandito na sila uli sila kay Sha. Praise God. Tapos, ayan, Kuya Jix, nandito na yung mga pamangkin. Si Kuya Jix kasi anak
anak ko sa tawag sa akin nanay. Tapos pag natawag ko nanay, ako napupuspos, ako napapaiyak. Naalala ko yung nanay ko, naalala ko yung, ayun, marami akong naalala. Tapos ganun ba yung may kurot sa puso pagka alam mong may pag-ibig yung pagtawag sa iyo ng anak mo sa laman at anak mo sa pananampalataya, diba? Ayun, nakakatuwa ang Lord. Thank you, Jesus. Alam mong may pagmamahal yung pagtawag sa iyo ng nanay o ng tatay. Okay. Ayun, guys. Salamat sa Panginoon. Ayan, ito si Spike. Sabi si Spike. Spike, nakalagay dun sa kanyang YouTube channel. Tapos si, ito si, ano ba to? PRD. No, PRD. Ano ibig sabihin kaya nito? Hindi ko alam kung babae siya o lalaki. Oh. Ayan, God bless. Good morning, kapatid. Sabi kasi niya, ang cute daw namin tatlo ni Snow. You as well daw. Ayun, salamat sa inyong lahat, guys. Kay, ano to? Ayan, si Kuya Jigs. Ayan, hello, Kuya Jigs. Salamat sa inyong lahat. Ayan, si Awit ng Buhay. Ayan, napakadami. Kasi pagbanggitin natin, mapuputol na yung ano ng camera. Kaya, ayan, God bless. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa ating munting channel na parangalan natin ang Panginoon. At hindi tayo napapahiwalay sa puno ng ubas at ang Ama nating nasa langit, ang Father God in Heaven, ang patuloy na nagdidilig sa pagitan ng paghinig natin at pagbabasa. Amen! Bye guys! God bless! Good morning! Bye.